Ngayon ko lang to na-discover, no? Sabi nga, nung umatin ako ng Living Waters, ngayon lang ito napangalanan. Coming from a background of abandonment and neglect, no? Ako, ang naging impact sa akin noon, I tend to please other people, no? And talagang I do my best just to be appreciated, just to be to be accepted by the people in the church. Kasi I when young people ako, nung naging Christian ako, kasi when I was in high school, I'm not that sporty, no? So kapag sa school, di ba, kapag hindi ka sporty, hindi ka matalino, or hindi ka rin mayaman, medyo rejected ka sa school. So wala ako dun sa tatlong yon, kaya medyo na feel ko na rejected ako sa school. Tapos pagdating sa church, gano'n naman, di ba, parang welcoming sila, and parang nagkaroon ako ng gusto ko yung ganung feeling. So sige, although of course I believe the Lord, I received the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior, pero nung nagkaroon ako ng opportunity na mga taong ito na-appreciate ako, no, I wear a mask of me being good boy in front of them para lang kasi Christian, no, ministry mask I wear that, nako, ang sipag ko sa ministry, gusto ko sa praise and worship kasi nakikita ako ng tao, bida yung ganun. Pero I just realized na, Lord, I am serving you in a false way. I realized that I am wearing a mask inside the church, and takot ako ma-reject, takot ako ma-disqualify sa church. So I experienced that way, and thanks be to God that si Lord hindi siya tumitingin kung gaano ka gagaling. Tinitingnan niya on how He created you as His beloved sons and daughters, and in Him He is smiling just to see you praying. Minsan yung I realize yung the best blessing that I receive from the Lord is when I am sitting during our flagship program, 25 weeks pa rin yun, and I'm crying to the Lord asking Him to heal me, and I think that's the most beautiful experience that I had. Na hindi ako nagpe-perform. Walang performance, just me and the Lord that time. Yes. Katulad ng tanong mo, no, kung meron ganyan sa church, yes, katulad ng sabi ni Eric, yung ministry hat. No, sometimes kasi before I was a Christian, I was doing the wrong things for the wrong reason pa, di ba? Wrong motivation, which leads to wrong deeds, no? Pagdating sa church, right deeds, okay? Right deeds, righteous deeds, but for the wrong reason pa rin. Yeah. The motivation was not intimacy. Out of the intimacy, my intimacy with the Father, then I make disciples, hindi siya ganon. So, actually sa Living Waters, yun yung mga tinutulungan namin. Kasi kapag trying to do ministry, trying to excel in ministry, whether pastor or volunteer, admin staff, pero for the wrong motivation, which is to exalt the self, instead of out of the abundance of the love of God, magbo-burnout po talaga sa ministry kapag hindi out of the love of God. So, yes, we want people, after the program, we want people to engage the church, to evangelize, to make disciples, to preach the gospel. We want them to continue doing that. But at this time, it will be empowered by God Himself. Mm-hmm. Hindi empowered by kasi yung pagsabi empowered by God, yung ang nag-empower sa tao is the knowledge, is the belief na mahal talaga ako ni God the Father bilang anak. Yung power. Pero pag ang source is pagmamahal sa sarili, pag-exalt sa sarili, magba-burn out po yun. So, yan po ang aming unique ministry. Yes. Sa sarili.